Sige kani ato ning ansiran ni mga problems diri. Ang problems ron similar ra sa inyong quiz. Ah, dere kani internal education. Ana, internal education. So ato sa i-check no ang determinacy. Mo kinay first nga i-check ninyo. Kay basig muhatag ko og item ninyo nga indeterminate. So di na ninyo sunbon dapat. Kay ang kana indeterminate na structure, so masolver man ninyo sa structural theory naman using additional methods niya. Oh, ansa? Masolve siya. Indeterminate siya, indeterminate. Ang unstable, di masolve yun ang unstable. Kay sa nga nga unstable palandaan, part may mong structure tungod sa iyang location sa supports. Katong? Okay, number two. Asa na bit? Unstable but determinate. Amara, eh, ibutan. Negative 3 man. Negative. Negative 3 ato? Ah, oh, kung... Ah, oh, wala ninyo ni... Wala ninyo gi-check ang request 3 ano? Katong... Sa katong item, wala gi-check. Pero makuha man. Makuha man ang reactions ato. Makuha ang reactions. Anyway, ako lang tong tanan balik. Na, so ato sa ning i-check ang... Kaya na ni. Determinacy. Wala ni charge dan. So kani pila man ka reactions total including internal reactions. How many reactions sa A? Di ba duha? Duha ka reactions. AY o AX. Nya kani roller. So usa ra ka reaction. Wala na to BY. Then ang C roller man gyapon na. So usa ra ang reaction. Na si Y. Yeah, na may hinge. So na ido ka buok. No. So 2 3 4 plus 2 6 no. R equals 6. Yeah, i-equate na to sa 3 times the number of members. Basta na gani internal hinge, ma-divide naman na imong team into 2 members. So usa ni ka member, yeah, another member ni kaning padong direct. So 2 members. So di ba 6 equals 6, meaning this is statically determined. Pwede na po ito ninyo gamitin itong formula katong IE ganit. Katong i-discuss na ko katong sa online class. Number of members. Na. So para ninyo, asa man mas nilog magsugod? Sa AP, what if ang kaning hinge, nga na lang ko ni point D. Nangyay, wala mo siya i-label. Asa man nito mag-start sa ABD or sa DC? Para ninyo. Kanang DC. Nga naman, kay kung dira ka sa ABD, dagka na kitang unknown. Wala pa man kang kabaho sa internal reaction sa hinge. Therefore, it's best to start dire. Na, pag-itagid ang structure nga ma-treat nimo, ika-divide nimo, ma-treat nimo siya ang statically determined. So, atong i-draw ang member DC. Na. So, ang length niya, pila yung length sa member DC? Diba 10 meters? Dayo, na siya yung reaction. Na siya yung reaction nga CY. And then, there is a hinge. Mag-assume sa tanong. Mag-assume sa taon sa direction sa
reactions niya. So what if, kung sa main input niya assumption na rin, ang load na to, downward man, so dapat, upward ang dy. Mga yung best assumption ni Manny. Niya ang dx, assume lang ko, padong siya sa right. Na. And then, natay loading na 30 km per m. Na. So, di ba, itong first part ang resultant sa distributed na load. So, draw tag ko, Andre. Resultant load. Di ba, this would be 30 times 10 area of that distributed load. So, 30 times 10, 300 kilonewtons. Na. And then, makakuha na ta. Pwede na kumu-assume na ang dy of cy equal to 150. Ano naman? Ang 300 kilonewtons located man sa tunga, niya, the same siya sa kantong isolve na to last time nga, na-load nga nasa tunga. So, pwede ko magbutang na lang aning nga, this is 150 kilonewtons as well as cy. Na. Okay ra. Agree ra. 150. Kaya gano'n, nasa tunga. Pero kung wala nasa tunga, dili pwede kang mag-assume sa reaction. Pero pwede kang mag-moment yan po nani kung nakitrust issues. Na. Pero money ang best nga solution. Basta naras sa tunga ang resultant. Now, ang dx. Pila man ang dx? Zero. Zero. Automatic, no? Nga naman, kay walay horizontal forces nga nag-act. Naso, manata sa member DC. So, dire na ta sa member ABD na punta. So, itong i-draw na na ang kanya configuration. Member ABD. Kumani siya. A niya B. Then, internal hinge. So, sa A, natay two reactions, no? We have AY and AX. Sa B, napuntay usa ka reaction. So, we have BY. Then, sa D, usa na may reaction sa D? Downward niya to the left. Although ang dx still inahin. Kay kawa naman ta na zero na siya. No. Pero ang dy diri, downward na. So, dy equals 150 kilonewtons. Ang dx, kung ganun lang kay-drog yun, padong na niya siya left. But again, it won't matter since this is just equal to zero. Na. Now, this is 20 meters. Nya kani kay 10 meters. So, ato i-draw ang iyang loading. This is equivalent to kwan lang yapon? 30 kilonewton per meter. Na. So, how much would be the resultant? Para ninyo. 900. Nga naman, 30 times the whole distance, no, 20 plus 10. So, asa man na siya mong occur? Sa left gamay sa BY or directly sa BY? Asa man? Para nila. Sa left gamay, no, kay 20 plus 10, 30. Katunga sa 30 is 15. So, lesser than 20 siya, meaning mong occur ang resultant. Direct. So, this is 30 times 30. Equals, kailan mo ni? 900 kilonewtons. Now, kanina distance, kailan mo ni? Di ba, 15, isa. Ako lang naisuat kay para mas dali ninyo makita ang moment niya. So, sa main input ko, ano ni? Depende ra sa inyong prefer, no? Pwede mo mag-moment sa A, pwede ra po sa B. Pero kay na-draw naman ako ang 15,
masafe siya kung sa A ko mag-moment. Kung sa B ka, pila may moment arm sa 900? 5 meters, no? Na lang. Pero ang nindot ali sa A na lang. Kaya masayon siya A-identify. So, equal 0. So, na po yung 900 kN, unsay makos yung rotation na niya? About 0.8. Clockwise, no? Pahinga na yung tuyok. So, akong i-multiply, diba, agree lang ha, 15. Next is, we have BY. Kung sa rotation ako sa BY, counterclockwise, moment arm is 20 meters. So, minus din siya. Minus 900 times 20. Na. Ah, BY day! Sorry, sorry. Gitaya day. BY. Ya, unsa pa? Ang BY. What rotation will it cause? Clockwise. No. So, plus 150 times moment arm. 30, no. 20 plus 10. So, 30 ang total. Equals 0. So, pila nyo makuha nga value sa BY. 900, no? 900 kilonewtons. Oh, then, atong kuwang, unsa nilay kuwang? Okay, ramo, agree ramo nga, ang AX, 0 rapod. No? Okay, wala may horizontal nga force. Ang DX raman, pero ang DX, 0 man set. So, ang button ninyo next is, kuha na lang, find BY by summing up forces along Y. Na. So, AY, then, plus BY, which is 900. Unsa pa ila in force? Minus 150. And then, minus 900. So, klaro, kaya no, cancel na ni. Cancel niya ang 150, negative 150, move niya mo sa pika side, may mong positive. 150. So, unsay direction na niya? Upward, no? Sakto atong gi-assume. Ano na? So, sa'yo nung ginayon na kay quiz ninyo, number one sa quiz. Yeah, ako din number one, sir. Hindi na rin, mulahay gamay yan eh. Masig isibog ni gamay ang role. Ano na? Ano sa ni? Katapos na lang sa naman ni item 2. Pani ato ang next item. Na. So, say first button. Check sana ito ang determinacy. Okay, in the case nga determinacy siya, pwede rin ninyo sila dili na sugod. So, pila mo ni ka-reaction, di ba? Duha mo ni diri. We have AY and AX, then BY, BY and BX. Na. So, pila may total reaction sa ni? 6. 6, no? Tagduha sa A o B, then sa internal hinge, duha. So, R equals 3N, may muning 6. Nya, pila ka members? Duha. Naka-L lang ang purma, no? So, dili na nimo siya i-count as 2 members sa usara niya siya ka-member. So, 6 equals 6. This is statically determined.
Na, kano sa ganito siya ma-indeterminate? Ma-indeterminate siya kung mas dako ang asaman. Nasa left. Kung mas dako ang nasa left. Para na siya. Basically, ang indeterminacy kay kwan na siya R minus 3N. Kaya nalaman niya ang degree of indeterminacy. Determinacy. Now, na nauta na no? If mas dako ang nasa left, para ninyo, ang sabi na? Mas dako ang nasa left. Hindi siya ba determinate? Unstable na siya. Na naman, kaya ang imong number of equilibrium equations, kay mas daghan kaysa sa imong unknowns, hindi ginabwede. So, kung rarapod nag-hinge, hinge, yan ang kausap ka member. Ang kanang hinge, mo alaw rabi ang mura rabi ang nasa kanang sapultahan ninyo. Hinge, so, mutuyo ko na siya, stable yun siya, diritso na. Sa, if mas gamay ang nasa left, moto, stable. Yan, basta mas dako ang nasa left, moto, hindi determined siya. Ang unstable, kay, mansiran, pero, wala yun siya ibaliyo. Ay ganun mo ra sapol masob mo ang reaction pero why ko loss ba kay katong structure mismo di man maka support dito fully atong alon para para sa ngana so kung unstable or indeterminate ayaw sun ba ang unstable dili gina solve nanto sa structural theory ang indeterminate mo na pwede na ninyo masolve sa structural theory so dire ta sa kung sa minute nga member, asa man nindot nga member magsugod na niya? Sa kasar ano kay? Sa kasar kasay, bati. Kay, kung man. Pero anyway, di ba, nakatakol naman tag-problem nga na internet hinge, nga murang ingan niya, kurma. Pag last lang, equal lang to yung height. Ang height ani, murag, dirira ba? Equal man to ang height ato pag last. Karun, di naman equal. So, medyo challenging niya siya gamay. Pero, maragya po na ang concept, paghimog equation, two equations to unknowns, considering the reactions of the internal hinge. Kay, kung mag-moment ka sa internal hinge, unknown imong AX o AY, kung diri ka nga member, niya, kung diri po ka sa PCAS niya, mag-moment ka sa internal hinge, unknown imong BX o BY, so wala gindi ang makuha. Kumana, basta yung anigay nga type sa problem, ang katong internal hinge ang gamita para makuha din mo ang unknowns first. So, ito na siyang i-draw diri. Sa kwan lang sa ko, sa left to right lang ta. Sa kwan ko magsugod. Ngayon lang ko niya siya, C na lang ka, point C. So, we have member AC. So, ito i-draw niyang figure. Now, pila man yung distance, diba, the height is 7.5. Kine. Nya, sa point A, pila ka reaction? Doha ka reaction. So, we have AY and AX. Na, dayon. Na, 267 na. Basta makaligtaan ninyo ba? So, 267 kilonewtons. Then, natay loading, uniform load. Pila man eh? 36.5 kilonewton per meter. Yang kaninga distance 7.5 lang gyapon. Now, natay reaction sa internal hinge. So mag-assume ta og direksyon. Now, ako i-assume nga upward ni. So this would be CY. And then kini CX. Na. So again, maghimo tag equation involving the reactions sa internal hinge. Kaya para ma-apply na ito siya sa duha ka sides, na natay two equations to unknowns, where CX and CY are both unknowns.
So, asa mo ko mag-movement? Ideally. Sa 8 ang mag-movement na. So, summation of movements about A. So, dire lang sa ko, sa CX ko magsugod lang. Kung sa'yo makos nga rotation sa CX about point A. Counterclockwise. So, I would have to use minus. Then, the movement arm is ila? 7.5. Asa nga 7.5? Kani or kani? Kani no? Kani ang pataas? Okay. Ang uban na, kung andiya po na nino, nagya po yung uban nga, ang parallel distance sa angin multiply. So, ito na siya i-clarify. Yeah, how about CY? Counterclockwise yung rotation, no? So, minus CY times 7.5. Asa nga 7.5? Kani or kani? Ang pahigta. No. Unsa pa? Ang 267, kung sa'yo rotation makos? Clockwise. No. So, plus 267 times 7.5. Then, ang 36.5 kilonewton per meter, doon na ni siya'y reaction. I mean, not reaction, resultant. So, pila man yung 36.5 times 7.5? Pila man na? 273.5. Pila? 0.75. 75 di ay. Na. So, unsa mga cost ng rotation? Clockwise. No. So, 273.75 times 3.75 times 7.5 divided by 2. Pwede na ba ito? 3.75. So, set to 0 na niya. Na. So, muna na yung equation 1. Na, para ninyo, unsa may load button na ninyo. I-simplify sa nato, no? So, ang kanang CX o CY, pwede ko na i-move sa pika side sa equation. So, na ko'y CX times 7.5. Yeah. Plus CY times 7.5. Imagine na lang, ibalhin na ninyo siya sa pika side mo na lang positive na nga sila. Then, kani, i-copy na lang, kani. Bali, equals kani nga value. Na. Kala may value ani? Masinot goro ko na lang nato numerical value ani? Kala? Exact na siya. 3029. Wala yung decimal. 0.0625. 0.0625. Ano ni Kwan? So, kani, kapit na lang. Now, agree ra mo nga, pwede na ko i-divide o 7.5 tanang term sana. Kaya kaningang, kaning CX o CY, naman sila common nga 7.5. Pwede ka mag-factor out of og 7.5 niya, i-divide din mo ang dua ka sides. So, pila man eh, kaning expression, divide din mo 7.5. Bali, CX plus CY equals pila 4.0375. Pero dili ni necessarya. Kon lang ni kung ganan na ka ma simplify siya nga gamay na lang ang imong terms. So man ni ang value sa CX plus CY. So atong next equation mapurma na to by looking at member kani na pod. Member C B. So atong siya i-draw direct. Member CB. So, ang reaction sa internal hinge, kung saan naman? Diba, dapat opposite siya sa pikas niya member. So, if this is to the left,
Kani, diri right na. Ang CY, unsa na may direksyon? Down na po. Tumanan ko ni CX. Then this is CY. Then atong i-include atong loading. So, kani siya. Same ra gyapon, no? 36.5 lang gyapon. Na. Yeah, kani nga height 12.2 meters. Then we have ansa? Oh, downward ni. Downward. Na. Then natay BY o BX. Na. BX. So, asa man ta nindot mag-moment ani? Sa B. Kaya again, atong equation na dapat formahon mag-involve sa katong internal hinge. Kaya mo siya solvable nga part. So, ato sa i-draw ang panani? Ang resultant nga load. Now, mag-hira mo nga, ang resultant load dire, equal ra dito pa ganina, no? Pariwa man ang distance, 7.5 ang gyapon niya. Na, so, pila mo ito ganina? Iba, 273.75. Pareho rin po na dire. But what if, lahi na niya distance? Malahi na pwede mong resultan. No, ang katawan lang, basig sa inyong quiz, lahi na niya nga distance. So, mag-moment ta at B equals 0. Na. So, we have CX ka mag-una lang. Kung sa'yo rotation mako sa CX about B. Likewise, ang tuyok niya, no? So, CX ta... Now, pila ang moment arm? 12.2. Di na ka pwede masayop. No, kato ganina kay... Bisag na sa'yo, pimong kita na sa 7.5, pareho man, 7.5 man ang gawa. Pero diri kay, kailangan quadra ka, makailagid ka sa ang perpendicular nga distance. Ang CY, on sa'yo rotation makosan eh? About 20. Diba? Counterclockwise. So, minus CY. On sa'yo akong moment arm niya? 7.5. CY pa man. CY pa. So, times 7.5. Nya. Minus 273.75. Kamuha na niya ang 3.75. Or pwede rapot 7.5 divided by 2. So, kanira no? Equate to 0. Therefore, we have CX times 12.2 minus CY times 7.5. Yeah. Ibalhin na lang ko sa pika side sa equation kaya samok man ang negative. So, pilay numerical value ano niya? Kana. Pila? 1,086.5625. By the way, kato ganyan yung midterm. Ang siri ito. Magkata ko bago problem set sa midterm nga, nalay mo usap nga values gamay, niya ako i-plasin yung midterm na score kung upas mo. So, kani, o sa'y masindot nga doon yung equation? Masindot siguro, kani na lang no, kay simplify man dan eh. So, therefore, we can define CX dire. CX is equal to 403.875 minus CY. Na, so, kani nga equation na ipuli ta na diri. No. Kaya mo man itong first equation yun nga na porma. Inibalik. Equation 1 nga kini ang equation 2.
So combine na nang duha ka equations. So atong CX diri ato na less than mahimo nang 403.875 minus CY times 12.2 then minus CY times 7.5 equals 106.5625. Na pwede na ninyo i-shift solve pero ato lang i-simplify it para again ma-practice inyong algebra. So, sa button mo na ito, ano eh? Distribute sa na ito, no? Pila mo na yung 403.875 times 12.2? Diba? 4927.275. Then, minus 12.2 times CY, diba? Then minus CY times 7.5 equals 106.5625. Na. So, pwede na ito ma-join dira. Pwede na ito ma-join ang coefficients ni CY kay 12.2 o 7.5. Kailangan na. Puros negative na. So, negative 19.7. Bale, negative 19.7 CY equals 106.5625. Nya, kani, pwede ko ni move sa pika side sa equation, negative na, no? Minus 4927.275. So divide ang duha ka sides by negative 19.7. So pila man ang CY? 198 kilonewtons. Pero naagid ni siya ay decimal 0.005 manguro. Nya, ang CX na to, makuha na po doon, ano matay CY? 198. Ang CX na to, may mo ni siyang 403.875 minus what we got sa CY, so minus 198. So how much is CX? 205.87 kilonewtons. Na. So meaning sa member sa duha ka members sakto atong assumption sa direction. Na. Sa to. Pero gano, mga yanin na problems, pwede rin ninyo ayagi sa calculator technique na to. Katong two equations, two unknowns. So, kani, mamaya ako equation, di ba? CX plus CY equals 403.875. So, dito lang ka sa mode niya, equation, same ra tong last time, so 1. Then, ang coefficient ni CX, 1. Coefficient sa CY, 1 lang yapon, niya equals 403.875. Dayon, ang usa ka equation na to, katong sa PICAS, is kani. Kani nga equation, so 12.2, then minus 7.5, niya 106.5625. Kumana, 25.87 o 198 dapat.
So, mani niyo nakuha ganina. Mga value. Pero again, gamit lang mo na kung na-master na ninyo ang algebra. Okay, diligid pwede nga Caltech diritso. Ang Caltech, bang streamline na lang na po. Okay, Caltech ka niya, algebra, di ka kabaw. Mag-isod kay fourth year gapon. Kaya again, ang questions na to sa MSCE sa board exam, dili number ang pangayon. Ang pangayon, unsa yung equation kung kani ang problem. So dapat kay bagit ka mo simplify. So di ba ma-solve na taning uban reaction sa ni? So nanamday value sa CX. CX is 205.87. So ato siya yung swat direct. Kilonewtons. Then ang CY na to, pila man? Asa ito? CY. Asa na ka? Wala ko nabak sa CY. Padara, 198 eh. Mamo din nato ng isog. So, So, solve na to ang AX ha. Summation of forces along X. So, pila man ang value. Diba, natay AX padong sa right. Then, napoy 267. Also going to the right. So, plus. Then, minus CX, which is 205.87. So, set to 0. What is AX? Mas dako ang 267, no? So, ma-negative ang imong answer, ani? Meaning, sa'yo po yung assumption. Kila? Negative? 61. Kila? 61.13. Kilonewtons, and then the direction is? Sa'yo pa ito assumption, so left gyud siya dapat ang tak. Na. Then ang AY, pila man ang AY yan eh? Summation tag forces along Y. Na. So we have, pila man eh? AY unknown. Then minus 273.75. Then our CY is going upward, so plus 198. Equal 0. Downward ang CY sa pikas niya, member. So, pila man ang EY yan eh? 75.75 kilonewtons. Niya upward ang direction na nanak. Kasi kuha na to, ang BX, no? BX and BY. So, again, CY is 198, while CX is, ilag ito? Diba? 205.87. So, summation of forces along X, diba? Automatic na, CX is equal to BX ra. Na. Therefore, BX is equal to 205.87 kilonewtons. Kung sa direction sa BX, to the left, no, positive man na nigawa sa itong value. Now, sir, nganong gi-equate ra man na ang CX o BX? Ang CX o BX, opposing directions man. No. So, man nag-automatic na lang. Then, to solve BY,
Submission of forces along Y. Na. So, we have 198. Asa padong? Kani. Padong na naubos. No. Sa member CB naman ta. Yeah, minus 273.75 then plus BY equals 0. So, how much is BY? 475.71? Four seven one seven five. Hey, 471, lady. Then kilonewtons. Yeah, going up. Now upon inspection, yun yung tanong dere. Pili value sa EY. Ang value sa EY, 75.75, bra. Niya ang BY pila. 471.75. Ngano mas dako man ang BY? Kani, gimorag. Tingnan ni. Wala ni sa PPT ha, wala ni head. Di importante ni. Mani ang magawa sa board exam. Pero, mas lisod sa board exam kay mura siya pinabalay ang forma. So, upat ka members, essentially. So, kani. Sulbo na to, tanan reactions. Kani nga, babe. Na. So, ang challenge diri gamay na sa pag-identify po sa distances no, dilira ang pan, dilira ang marag normal nga pag-solve. So, tanawal, gihatag ang 60 degrees. No? Nya, yeah, gihatag ang tag-height nga 2 meters, di ba? Equal raman po, dik. Kani nga height, 2 meters ang magyapon eh. Di ba? Nya, yeah, naputay horizontal distance nga wala po gihatag sa ito ah. Pero, by considering this triangle, right triangle man na siya, what is the distance? So, this is 2 meters. Na, naunsa man natong ganan nga distance, di ba? Ganan ta, makuha ang hypotenuse, kaya mo man natong i-multiply sa 200 newton per meter para makuha ang resultant. Yeah, ganan po ta, makuha ni ang horizontal distance. Na, so, unsa man nga function akong gamiton para makuha ang horizontal distance. Unsa man eh, di ba, adjacent ni sa 60. Ang 2 meters is opposite sa 60. Unsa may function, trigonometric function that involves opposite o adjacent. Tangent. No. So, meaning, tangent of theta, nanan ko ni x na lang ka. Yakan eh, nanan ko ni hypotenuse. So tangent theta equals opposite 2 divided by x. But kaba matanga theta is paano? Tan 60 equals 2 over x. Therefore, x equals 2 divided by tangent of 60. So pila man ang value sa x? 1.55. Pero taas yun na, no? Balyo niya. Naisumpay. Pero, kung sa man, kailan may ka-decimal nyo doon? Kalayan po tira. Pwede mo saan na ito i-store para i-quad yun. Ay. So, kanino? What if i-store na lang ko ni? Store na ako sa A. Pwede mo na. So, kanina, naka-store sa A.
1.1547. Na, mas nilog yun, exact din yung value gamiton kay para mas maduhol sa choices yun. Na, oh, hypotenuse, pila man ang hypotenuse? O sa gamiton na function para sa hypotenuse. Pero special triangle man siya. 36, 90 man yung triangle. Ah, anyway, ako lang ipakita. Ako gamiton para sa hypotenuse, cosine akong gamiton. Oh, sorry. Sine di ay sine. Ang tula akong gamiton, batay man eh, nakadesimal man. Oh, pwede na po cosine, pero batay man eh. Upat man nakadesimal, so mas mukuha ni mong answer. So, sine 60 equals opposite divided by hypotenuse, h. So, pila mo ng hypotenuse? 2.309. Pila? 309. I-times 2 ni. Ang ka na 1.1547 ba? I-times 2 na ni mo. Mo na may putinus. Kaba mo na ngaron? Social triangle? 60 man siya, sir. Ha? Okay, 60, 36, 90 man nga triangle. Ah, oh, pwede naman po. Pwede naman po Pythagorean. Pero di pa ni mo ha. First step pa lang ni. Ha. So, itong buhaton, kanya itong uniform load, hindi na ito i-multiply sa kaning x or sa kuhan, kaning 2. Dapat kaning distance. Na kay area, ang area man sa distributed load, no? So, 200 newton per meter times na ito, h. Muna yung resultant. Yung mag-act na siya sa tunga sa kaning distance h. So, ato i-draw yung resultant dire. Ang resultant niya, pareho po sa kuhan. Ah, wasa na itong anong tibok na ni gamay. Let's see, nadara. Now, kuha niya, kani-kani na load. Pindikilar na siya sa kanyang virtual. Although, pag-alay load na pag-apply kay automatically treated as wind load na siya. Niya ka ng wind load or ka ng loads na gikan sa hangin, always mo-act na siya perpendicular to the members. So, ang resultant ni mo ni kay 200 times, pila mo itong h na to? Store na lang, good. Store lang pa na. 2 divided by sine 60. Ako ni store sa b. Nga pa sa mag-store ka, always indicate lang kung asa ni mo siya gistore. So gistore na ko siya sa b. Pero ang kuan ang value ko is wata. Approximation. Na. So pila man ang 200 times B? Kala naman 461.88. Na kanina resultant, pwede ko na-store sa C. Para exact, yung tanong akong kuan. Pali yung gamitin. Pero pwede rin sa good nga kuan. Anyway, gamay rin man nagligas ang final answer na. Ah, sakto rin po na. So, 461.88. Na. Pero, again, Newton eh, niya, distort na ko sa C. So, letter C. Pwede rin yan. Now, asa man masindot mag-start, ani? Parang istoryahan, okay, naka-incline mo gundi ang AC. Pero masaya yung formula ng equation sa pikas ka ng CE. Oh, pero
ang nakabati lang, walang gyapon kay ma suot gyapon na na. May nakapanya. Pero, mo agree mo nga, pwede na kumakuha ang AY o BY. Same level man. Basta same level gani ang imong duha ka hinge. Capable gid ka makasolve sa kanana iyang vertical reactions. Ang horizontal reactions, di lang kaya masolve. Ma-leave siya as an unknown. So what if, unha na lang nakukuha ang reactions. Eh para mas kuha ng analysis kisa mag-do equations to unknowns ko, kuhaan, medyo hassle siya. So solve ko na lang ako ang reaction. Ay, pero nga nawa mo siya na-apply diri kanina. Ganit. Kaya di naman same level, no? One ang dita capable makasolve sa AY o BY. Pero again, diri, pwede ra. So natay reactions diri nga. Pero wala. Natay AY. AY, doon na po tayo. AX. Nya ka ni? BY na po eh. BX. Na. So, mag-moment ko asa man para makuha ang AY. Mag-moment ko sa B. Na. So, equals 0. Na. So na ko'y duha ka techniques nga itudlo. Mag-moment sa ta sa BEO na para murag ato sa unahan ang lisod kanang galisod-lisod ba. No, na to ang kanang ganata maglisod-lisod. So natay AY nya pila akong i-multiply man sa AY ani. Di ba x plus 2? Kaninga distance plus 2 meters. Pero naka-store man na sa A, ang X. So, kung ibutang sa solution ako, inanin na lang. 8 plus 2 na lang, para dali. Nga, unsa'y sunod, ang 800 lang. Unya sa ni eh, murag, susunod man ito na. Unahan saan na ito mga sa iyon. So, minus 800, agree ra, minus. Nga, times pila man eh. Times 2. Nadiri ang problema. So, itong buhaton, ato sa kuha ng angulan ninyo. No, pumunta ka buha sa angulan ninyo. Di ba ni 60, di ba? 60 man yun with respect to the horizontal. Dili na 60, automatic ka, ganit. So, pa na ninyo dapat. Essentially, basta perpendicular ang load sa member, mabali na ang angul. Kung 60 ni siya, with respect to horizontal, 30 na na. Pero ako'y pakita nga, no? Naman niya sa inyong surveying, guro, no? Lagan ba ni sa inyong survey? Di ba, pwede ko mag-draw o blind rin nga horizontal. Purely horizontal niya. Pwede ko mag-draw o blind nga vertical. No, marag ka tong bearing-bearing ninyo ba sa surveying? Kaya na. So, kani siya nga angle 60 din eh. 60 degrees. Na. Ya kani ka lo. Kani ka lo. Hindi ko lang. Diba 30? So muna, kaninga distance, ay kaninga angle, 30 ni siya. 30 degrees. O if nakuha na ninyo mong angle, wala na yung problema. Pero akong teknika na sauna, kung maanag na lang mo, pwede rag, kung 60 ni, ang with respect to horizontal, mabali na lang. Muna siya yung concept pa sa perpendicular. So, ang buhaton ni mo, kung saan ni mo ang component nun, makakomponent man ni mo siya. Vertical o horizontal niya component. So, ito nang i-draw. Mani siya iyang horizontal component.
So agree ra mo nga kuha ni siya. Ang resultant 461.88. So 461.88 then cosine 30. Agree ra? Ang iyang padong right niya component niya, napo ni siya component nga padong ubos. Na, so this value is 461.88 then sine 30. Now, punta na pila ni para mas madali pa. Ako na lang i-draw ha. Balik ka nga distance kay x divided by 2. Yang ka nga distance kay half ra sa 2. Which is 1 meter. At tulo din kapagi akong itudlo ni kay nailain pa dyan nga pagi. Nga para na ko, okay pinakasayon. So, diri ta sugod sa 461.88 cosine 30. Unsay rotation makos ani about point B? Clockwise. No. So, plus, okay na mag ako isi lang. Isi na ko, kaya nakastore man na sa C ang 461.88. So, C cosine 30 multiplied by 1 meter. 1 meter man yung moment arm. Yeah, ang iyang vertical component, kung sa rotation makos, ani? About B. Counterclockwise. No. So, minus C sine 30, then times pilaman. Diba? X over 2 plus 2. Pero ang X, naka-store man sa A. So, ako pag-type sa kalkyona, kay A over 2 plus 2. Na. Yeah, equals 0. So, masolve na ninyong AY na. Na pero pinarapod nga, ang sa inyong notes ba, isuot lang ang value sa C kung lilipan mo anad sa store. So, ako lang nagipakita para makita ninyo kung saan siya pag-solve nga, pas-pas ba. Kaya mong itype na lang manani kay X times A plus 2. Balik, wala na kay need daghan itype. Nya, kung saan pa? Minus 800 times 2. Nya, plus recall C cosine 30. Then minus C sine 30. Nya, times A over 2. Plus 2. Kuha 0. So, ang A, 1.154. Ang C, 1.88. Solving X, 569.06. So, kanang value, pwede na din mo i-store. Kaya answer naman na. So, kuha na, magawas na sa choices ninyo. Pero pwede na ninyo i-store kung ganan mo nga exact gapon ninyong BY put. Ako lang i-exact decimal places ha? 0598923. Kilonewtons. Now, using this value of AY, solvon ko na nato ang BY ko. No? So, pila man ang BY yan eh? Summation of forces along Y. Oh, kanya, that's right. So, diba,
AY plus BY minus 461.88 sine 30. So, ako ibutan na lang kay C sine 30 na lang. Equal 0. Asan ang C sine 30? Ang kanina siya. Ang downward nga component sa load. So, pila man ang panani. Ang AY, nalaman tayo AY. Ilis din nalanig. 569.059.8923. Sana para exact lang yun ba? So, pila man ang BY? 5.7. Positive. Negative. Negative 107.79. Dako, dekan ang C sine 30. Ah, oh, ma-negative man ano niya. Si sine 30, mas gamay. Ah, oh, mas gamay siya. Sige. So, 107 point pila man eh. 9677. Pila man yun? Ang AY, sir, kay 569 din, sir. Ah. Negative answer na lang. Ato na lang type the report. Negative answer niya plus C sine 30. Literate lagi. So negative 338. 1197.846 kilonewtons. So, asa pa doon ang BY? No. So, indicate lang ha, downward. So, muna yung pinakalisod niya pagi. Kung sa next nga, medyo dali-dali. Atong suwayan ko to. Balik, mag-moment na lang ta sa A diretso. Possible, makuha na nato ang BY. Ato i-check ha. So, i-move lang ko ni. So, second approach ni siya. Palibot ang nutria, use the perpendicular distance. Use the perpendicular distance of the load up to point A. So, asama na mag-moment kung perpendicular distance to point A atong gamiton. Sa A na mag-moment para makuha na to ang BY. So, summation of moments about A equals 0. So, ang gamitan na lang, kanina lang, ang 461.88 na lang diretso. So, ako na lang yung numerical value ha, para murag mas dali masubtract kung numerical value na lang. Then, ako moment arm man eh. Kung saan ko moment arm? Half sa hypotenuse. Pila mo itong hypotenuse? Ato lang gamitan niyo ka. 2.309 ang value. So, times 2.309. Ganong gidivide man og 2? Okay, sa tunga man siya nag-act, no? Sa tunga sa distance. Then, minus 800. Times pila man eh? Times 2. Na.
Then ang BY, unsay rotation mako sa BY? Negative ay counterclockwise, no? So, minus BY. Then, unsa akong moment arm sa BY? X plus 2. Or kung atong numerical value, ilagay value sa X 1.1547 plus 2. Then, equal 0. Kasi ni mo ba? So, equal 0. Pilay BY mo ko ninyo. Kailan? Negative. So, negative 338. Point, di ba? Pareho ra ganyan na. Sa pila yung decimal yun na nakuha ron. Medyo mulahin din siya kay huwag man kong gastor o value. Ka round of matter. Point 12 din siya. Pero negative yun po ng value, no? Meaning, downwards yan. Ha. So, pili lang. Asay mong ganahan. So, pwede ka maging ani. Pwede rapod nga kanina lang. Lali. Kanina lang. Pero dapat siya ilain niya pagi. Dapat ilain. Pasig mo niyo maganahan day. Ito doon lang ako tanan. Possible nga pagi ani. Moment? Sa asa man? Kano'ng pwede mag-moment sa Basta pantay ang doha, pwede kita. Kung dali pantay mo to, kailangan dyan ka sa internal knowledge kay kung mag-comment ka, kukos man itong force ang kaya katong pwede mo ba? Imong horizontal nga reaction. Kani man good, kung pantay man good, ang AX o BX pantay ang AX o BX kami effect sa Hiway rag, BY. Ang AX o BX, ato nakamag-gamit sa lead. Pero ang nakinindot kung nanagay BY o AY da, masayo na lang ang further analysis. Na. So, sa pag-ilain niya pagi? Ang ilain niya pagi kay hingan niya ang approach. Pwede rin mo tantangon nga load. Na. Tatawa na ni mga load. Imo sa ilislan o 200 nga horizontal o 200 sa vertical. Pwede na. Balik, yun nga ba? Balik, yun yung button. Di ba? Naman niya siya yung hinge, diri. Nya diri hinge pod. So kanang load pwede na ninyo iingani na lang ninyo. Kung di mo ganahan ba nga maggamit og inclined nga load, pwede niya ganyan. Na nya inyo pong parisan og load nga downward. Nya sir, pila may value ni sir? Ang value ni, pareho ra, 200 newton per meter. So, kani, 200 newton per meter, hasta kani po. Ano na? Ato ko nung swayan. Atong swayan, nung apply ko nung.
Ah, wait, napaday ko ano, 800 newtons. 800 newtons. Nagal lang sa yan. Ang pinakamubog yun ta, ang katungang perpendicular distance, kani kaya nga solution. Mani ang pinakamubog. Pero kung di ka ganahan, basig di ka ganahan, mag-solve-solve sa hypotenuse, pwede rapon din nga approach ang gamitan mo. Na. Ya, yeah, pili lang kung sa'y prefer ninyo. Dahil hayo mo gina, kada tao. Kaya kanil, pila gini nga distance? 1.154 sa. Ano na? Ya, 1.547. Ya, kanil, pila gini nga distance? 2, ano? 2 meters. Na. So, kini na siya reaction. Ay, resultant. Reaction, kita ko ngayon. Pila may resultant, ani? Diba, 200 times 1.1547. Pila man? Pila? 230.94. Yeah, pila man eh? 10. Kilo newtons. Ah, newtons rin eh. Sorry. I-enjoy ako dami. Then, kani, pila man eh? Newtons. Yan na. So, ang kanimut, igo man sa ito nga. No. So, atong paon lang kay BY lang atong paon. BY lang yapon. So, this is A. Yeah, B. Yeah, diba, kani siya AY. Then, kani BY. Atuloy sa tanan reaction. AX and BX po. Yan na. So, mag-moment ko na ta. Moment ta about A. Na. So, di ba, may muning minus BY times di ba, 2 meters masan eh? So, 2 plus 1.1547. Then, plus 230.94 times how much? Half. Half sa 1.1547 divided by 2. Then, plus na po, 400 times, diri man sa tungak mo ak. So, half sa 2, di ba? 1. So, set to 0. Dapat, imumakuha ng BY. Pareho lang, yapon. So, pila man ang BY yan eh. Lahi, ano gawas? Sa... 2 plus wala yung joke plus ng sa 800 ah wala na pa yung 800 pwede ay so minus 800 times 2 kala pa no? Oh, negative 38.12 para gyapon no. So, negative 338.12 kilonewton. So, downward lang yapon. So, again, dipindi ragyan ninyo sa inyong ganahan nga method. Masaya, ang pinakalingkat yun, kanigit. Kani. Muna yung pinakamubukit nga solusyon.
6 months or 8 months. Pero ito ang patungkuhan ay karantulad ang natin. Thank you.